Calling flight 734. Control, calling flight 734, over. Naka-red alert tayo, kaya magbantay ka mabuti. Yes, sir. Radyo. Bluebird 1 to Bluebird 2. Bluebird 1 to Bluebird 2. Bluebird 1. Bluebird 1, this is Bluebird 2. Come in. Proceed as planned. Kailangan masakop natin tong airport. At all cost. Do you copy? Yes, sir. Copy. Proceeding coming into the left. Men, move. Pati communication na wala. Sir, clear ng left flank. Good. Radyo. Bluebird 1 to Bluebird 2. Do you copy? Bluebird 1, this is Bluebird 2. The area is clear. We got the pilot. Sir! Sir, si Captain Rodriguez. Kamusta kayo, Kapitan? Mabuti naman. Sir, nakatakas yung pilot ng C-130, kaya siya nakakuha ko. Maupo kayo. Thank you. Kapitan, alam kong alam mo ang dahilan ng aming pagkilos. Kalabang kami ng diktadura.
dahil kinakailangan ng bayan ng pagbabago. May revolusyon ngayon sa Maynila. Kailangan makarating kami ron. Major, sa pangyayaring ito, wala kaming kinakampihan. Ililipad namin ang eroplano, pero tutukan mo naman kami. Ano pang iniintay natin? Ayos. Okay. Odi, let's go. Let's go. Sir, nakahanda na mga bata. We're ready to take off. Okay, men. Move out! Kailangan ba mga pangyayaring ito? Kailangan, sir. Committed kami. Kailangan makarating kami ng Maynila. Naghihintay ng tulong ang mga kasamahan namin sa Camp Kramen at Camp Aguinaldo. Paano kung hindi kita payagang umalis? Sir, you're my commanding officer. But this time, I'll be forced to shoot you. How about my men behind me? Sir, behind me are 107 heavily armed fighting men, ready to kill and die for our cause. How about that, sir? I'm sorry, sir, but we have to leave. Good luck. Thank you, sir. Men, let's go. Let's go, men. Sir, may unauthorized troop movement sa Cotabato. Kinumando ni Major Bibit ang Flight 743. Patungo Maynila. Anong gagawin natin? Arrest them upon landing. What if they resist? Shoot them. Ang balita nga, ma'am, hinuli sila Sir Billy at ang kanyang mga tauhan ng mga sundalong gobyerno paglapag sa airport. Dad, saan kaya sila dinala? Hindi ko alam, pero hindi tayo titigil hanggat di natin siya nakikita. Damay, handa mo sa sasakyan. Sir, dapat pala, lumaban na tayo ng sabayang kanina sa airport. Kesa naman nakakulong tayo dito. Makukulong na pala tayo. Alam niya, sir, ang ginagawa niya. Nalamok naman dito. Masyado kang mareklamo. Thank you.
Keep on fighting! Firing. Sir, napakarami nila. Hindi natin kaya. Ano gagawin natin? Rajuman. Rajuman! Rajuman! Sir. Company B, this base. Company B, this base. Come in, over. Sir. Company B, this is base. Sir, may heavy firing sa Northeast River. Sa Libak Hills. Company B. Doon ang base ng Company B under Lieutenant Bibit. Have you made contact with them? We're trying, sir. Company B, this is Base 1. Come in, over. Base 1! Base 1, Base 1! This is B Company! Please acknowledge, over! I repeat! Please acknowledge! This is Base 1, Company B. Sir. Sir, I have a contact. Base 1, Base 1! This is Lieutenant Bibit. Come in, over. Billy. This is Colonel Gutang. Ano sitwasyon niyo dyan? Sir! Negative, sir, negative. We're under heavy fire. Billy. Billy, listen to me. Your reinforcement is on the way now. Any moment they will arrive at your position. Hold on until relieved. Repeat. Hold on until relieved. Labas! 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 Take cover! Men! Take cover! Down!
Brother! Okay ka na, Tiniente. Kahit bukas, pwede ka na lumabas. Salamat, Doc.
Nurse? Thank you. Bibit. Sir. Oh, akala ko grabe ang tama mo, tiniente. Kamusta na ba, Billy? Bukas nga, makakalabas na ako eh. Okay ka na? Okay na. Sir. Malakas pa sa kalabaw ang dinadalaw natin, ha? Billy. Kamusta ba? Okay na, sir, pero yung sugat ko. Ah. Pasensya ka na, bro. Nadali kami. Ito kasi si Red, eh. Dinaanan pa namin sa base. Ayos lang. Nagpapasalamat nga ako. Dumating kayo, eh. Wala ba kayong dalang pasalubong? Ano ka, bata? Miss, saan ang kwarto ni Lieutenant Bibit? Ga! Pang! Sumugod ka agad ako nung mabalitaan kong... May nangyari sa'yo. Kumusta ka na? Okay na ako, Ga. Men, palagay ko hindi na tayo kailangan dito. Baka closed door conference yan. Alalang-alala ako sa'yo. Ang mga bata, tanong ng tanong. Hindi ko alam po nang sasabihin ko. Sir, nakakaingit naman si Billy. Mabuti pa siya, may asawang nag-aalala. Umandar na naman ang pagkaingitero mo. Eh kayo, sir. Kailan kayo mag-aasawa? Tsaka na. Pag-general na ako. Palagay ko, sir, eh. Hindi kayo magiging general. Ah, ganun ba? Eh, baka senador, pwede ko. Ikaw, Agi, anong gusto mo? Eh, gusto ko... Gobernador. Mas dikit siya tao. Teka, sandali. Naghahanap lang kayo ng sakit ng ulo, eh. Ako, kahit barangay captain, ayoko niyan. Let's go back to the barracks. Junjun, inumin mo yung gatas mo, ha? Training, bigyan mo nga ng itlog yan si Jingjing. Jingjing, kuha mo nga akong tinapay. Talaga yatang wala nang pag-asang magbago ang takbo ng bahay natin. Tayo-tayo naglolokohan eh. Siya nga pala, Pang. Mamaya susunduin ko si Hyacin sa bahay ng mama. O sige, pero umuwi kayo na maaga. Hindi ka ba kakain? Hindi na. Magkakape na lang ako. Hello? Hello. Pwedeng makausap si Bibit. Sino po sila? Si Kolego Lasan. Sandali lang po. Sir, telepono po. Sino daw yan? Si Greg Gonasan daw po, sir. Malala na ang sitwasyon. Karamihan sa mga bata ni Kalbo. Nakapresa na sa lahat halos ng departamento ng AFP. Hindi tayo nagkamali ng inala. Yang si General Esber, ayang magiging kamay ng diktador para makontrol ang buong armed forces of the Philippines. Sa kabila niyan, marami nang kasapi sa ating Reformed Armed Forces Movement. Sa Region 12, halos lahat ng mga junior officers ay hati na. Mga koronel at general na lang ang ating problema. Yan din ang ibig ko sabihin. Hindi magtatagal. Magkakaroon na tayong sapat na pwersa para gumawa ng pagbabago. At para harapin ang pagputol sa ugat ng kasamaan. Samantala, kailangan doble ang pag-iingat natin. Dahil pag sumingaw ito nung wala sa oras, maraming madadamay at mawawasak lahat ng mga plano natin.
Yan ang hindi dapat mangyari. Dahil tsaka, ang makakaharap natin ay ating mga kabaro. Ikaw, Bibit, nasa intelligence ka. Anong pakiramdam mo sa grupo mo? Wala. Tahimik na tahimik pa. Dahil sa ngayon, nakatutok ang aming operasyon sa paghahanap kay Abdulazim, ang pinuno ng mga terorista sa ulo. Siya ang top priority ng aming operasyon. Well, gentlemen, everything is quite going right. Let's drink to that. Para sa bayan. Para sa bayan. Para sa bayan. Para sa bayan. Nandito na si Datok Hiram. Abdul. Datuk Hiram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuloy po kayo. Mga kasama, mahalaga ang pagpupulong nating ito. Kaya bigyang puwang sa inyong isip at damdamin ang anumang pag-uusapan natin ngayon. Ang pagkatalo ng ating mga puwersa sa militar, ang dahilan kung bakit ang tulong ng mga bansang Islam ay lumalamig. Kailangang buhayin natin at patatagin ang kanilang pagtitiwala at pagpapahalaga sa mga simulaing ating ipinaglalaban. Datuk Hiram, hinihingi ko sa kapulungang ito na paintulutan ang aking pangkat na kumilos sa kapatagan upang usigin at lipulin ang lahat ng hadlang sa ating layunin. Militar man o sibilyan, Kristiyano man o Muslim. Ang lakas ng ating mga armas ay gagamitin lamang natin laban sa kapwa lakas upang ipagtanggol ang ating mga paniniwala at simulain at hindi sa karahasan kanino man. Mga kasama, habang ang masasalabing Kristiyano at kalahi natin politiko ang siya nag-aari ng ating kabayanan, ang ipinaglalaban nating layunin, kailanman ay hindi magtatagumpay. Tulad ng kaaway nating militar, sila man ay dapat din puksain. Wala silang karapatang mamuhay at makinabang sa lupaing likas para sa atin. Ang ganyang damdamin ay hindi makakatulong sa simulaing ating ipinaglalaban. Gumagamit tayo ng puwersa upang ipagtanggol ang ating mga karapatan bilang malayang pamayanan sa lupang ito. Kailanman ay hindi natin inisip ang manlupig o humadlang sa karapatan ng iba! Ang mga sinasabi mo ay lipas na sa panahon. Mahina at matanda ng katulad mo. Ang kailangan natin sa ngayon ay lakas! Bangis at tapang!
upang tayo'y lubusan ng makawala sa kapangyarihan ng mga Kristiyano. Kamatayan para sa mga Kristiyano! Patawarin ka ni Allah, Abdul. Ang laman ng utak mo ay apoy. Nagliliyab tulad ng isang siga. Nagadlab na papatay at hindi bubuhay sa anumang mabuting layunin. Hindi na namin kailangan marinig ang iba mo pang sasabihin. Matandang... Abdul! Kung nauulol ka na, magsama-sama kayo ng mga kasama mo. At huwag mo na kaming idamay. Dahil sa mga pananalita mo at sa mga bagay na gusto mong gawin, ay lumalantad ang katotohanang pangkat mo ang gumagawa ng mga karasang nagiging batik ng kilusan. Masyado kang madaldal! Puputulin ko ang dila mo! Ikaw ang puputulan ko ng ulo! Dahil ang mga kagaya mo ang gumugulo sa mundo! Wala kang utak! Saba-saba! Hindi na kailangang dumanak ang dugo sa lupang ito upang makilala ang may sala. Abdul, isama mo ang mga tauhan mo at umalis na kayo. Tandaan mo, sa pag-alis ninyo, huwag ka nang lilingon sa dakong ito. Alam mo, Kernel, may tiwala ako kay Dato Kiram. Kilala ko siya. Dati ko siyang kamag-aral sa Mindanao Central University. Mabuti siyang tao. At alam ko, tapat siya sa layunin niya sa pag-uusap na ito. Mabuti kung ganun, Mayor. Tapat din naman ang hangarin ng ating pamahalaan na magkaroon ng kapayapaan ng lahat. Maging Muslim ka man o Kristiyano. Dahil pare-pareho tayong mga Pilipino. Dato Kiram, maging tapat nga kaya ang gobyerno sa kanilang layunin? Salop din, ang mahalaga, binuksan natin ang pintuan para sa kapayapaan. Eto na pala sila. Kanan Javier, naghintay na ako sila.
Salamalaikum. Malaikum salam. Salamalaikum. Datuk Hiram, Kere Labier. Kapayapaan ang sumayin nyo, Datuk Hiram. Ganon din sa inyo. Datuk Hiram. Datuk Hiram. Datuk Hiram. Hindi ka pwedeng mamatay. Paano na yung mga ipinaglalaban natin? Paano na? Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo. Datuk Hiram! Datuk Hiram! Datuk Hiram! This report is horrible. Yes, and we must do something about this. Good morning, gentlemen. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Gentlemen, we are faced with a very alarming crisis. The Soliman Town Massacre. And now, the kidnapping of several foreign nationals. Our intelligence report reveals these two incidents are related and are part of a massive effort to
to disrupt the ongoing peace process through terrorism. We cannot allow this to prevail. Sir, we have pinpointed the exact location of the terrorist hideout. All we need is a highly competent team to handle the rescue operation. Do we have such a group ready? Yes, Colonel. All right. Dispatch the team immediately. Happy birthday! Oga! 6, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7,
tayo, dali. Sige. Dito, dito. Kain na muna tayo. Kain na. Boy, I'll get our drinks. Okay, Dad. Hello? Yeah, who's this, please? This is Colonel Guter. Can we speak with Lieutenant Bibin? Hold on for a while. Boy! Boy, deliver for you. Thank you, Dad. Hello? Billy? Yes? This is Colonel Guter. Sir? This is urgent. I want you to report to headquarters immediately. Yes, sir. Right away, sir. Bye, sir.
Thank you sa inyong lahat. Thank you. Congratulations, Bibit, for a job well done. Kapitan ka na ngayon. Thank you, sir. Si Haji. Haji. Nandito na si Mukhtar.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alam kong nalulungkot ka sa pagkamatay ni Abdul. Ako malay kayin din. Nasirang lahat ang plano. Dahil sa bibit niya. Hindi basta sundalo ang maaaring yumari kay Abdul. May sa demonyong hayop na yun. Alam mong malaki ang tiwala ko sa'yo. Gusto ko, markahan mo si Bibit para magkita ka agad sila ni Abdul sa impyerno. Talaga yatang hindi mo maiwan-iwan yung alaga mo, ah. Aba, siyempre mahirap nang ma-one time tayo. Siya nga pala, sir. Matagal na rin pala kayong hindi nagkikita ng commander mo, ano? Matagal na rin. Buhat ng madistino tayo dito sa Bacolod. Ikaw, yung pamilya mo. Naku, sir, ang saklam. Nang dahil sa trabaho natin, nagdapay ang misis ko, sumama sa hapon, iniwan ako. Abu Bakar Tumuktar! Abu Bakar Tumuktar! Nandito na sila! Sir, sigurado niyo ba kung dyan nga nakasakay si Mrs.? Sigurado. Pati telegrama lang nila eh. Sila, oh. Uy! Diyan ka na muna, ha? Oo ba? Ayokong mapahiya kay Muran. Siguraduhin niyo si Bibit. Nahirapan sa biyahe? Okay lang. Laki mo na. Natabahan nyo, ah. Dadalhin ko lang itong mga gamit sa jeep. Mm-hmm. Diyan na kayo, ah. Yung mga bag. Ayan. Dito muna tayo. Sir? Ano yun? Kadami yung bagahin lang, ma'am. Parang magtatagal sila dito, ah. Atay,
Ikaw talaga, puro kakalokohan. Pabalik ako muna iba. Sige, Sir. Naalala ko nung malate ka pa, boy. Ganyan din ang mami mo. Lagi excited sa lahat ng achievement. Ngayon malaki ka na at meron ka ng sariling desisyon. We always hope you come up with the right one. Kaya nga ako nandito, Dad, eh. Para makatiyak ako sa desisyong gagawin ko. Halika, dito tayo. First and foremost,
A soldier's loyalty is to his country and its people, and not to any individual or entity. Ang kabutihan ng buong bansa at ng nakararami, ang unang dapat salang-alang ng isang tunay at tapat na sundalo. Sa ginagawang pagkilos ng mga reformist, maaaring magsakripisyo ang mga tao, pati na rin ang buong bansa. Yun ang inaalala ko, Dad. Sa mahabang kasaysayan ng ating bansa, mula pa ng panahon ng Kastila, mga Amerikano, hanggang sa panahon ng Hapon, sakripisyo ang kapalit ng kalayaan. Sinasabi mo bang tama ang ginagawa namin, Dad? Hanggat hindi personal ang iyong dahilan, at siya kabubuti ng nakararami, tama kayo. Pero bilang isang sundalo, mas gusto ko pang mamatay na ipinaglalaban ko ang tamang prinsipyo kaysa magpagamit sa nag-iisang tao. Para sa akin, boy, iyon ang dapat na sukatan ng pagkilala ng isang tunay at tapat na sundalo. The split with Marcos was announced as heavily armed soldiers patrolled the halls of the Defense Ministry. The Minister of Defense, Juan Enrile, and the Vice Chief of Staff, General Fidel Ramos, denounced their Commander-in-Chief, President Marcos, and called his election a fraud. I believe that the mandate of the people does not belong to the present regime. They are holed up in the Defense Ministry headquarters and say they made their move because Marcos was about to arrest them. Sir, mag-uumaga na, oh. Kailangan mo rin magpahinga. Sandali lang ho, sir. Kumusta na mga gwardiya? Sir, mas marami na sa kanila may sampatsa sa atin. Sir. Ikaw lang bahala sa mga gwardiya, mga bata. Sige na. Sige na po. Thank you. Kumusta ka na? Mabuti ba ang trato sa inyo dito? Huwag ka mag-alala. Mabuti ang katayuan namin dito. Dad, upo tayo. Okay. Dad, paano nyo nalamang nandito kami? Si Doming. Sir. Mabigat na intelligence yan. Sir, hindi naman. Nakausap na niya ang ibang kasamahan mo. Ga, ang mga bata. Nung magsimula yung gulo, kinuha kami ng daddy. Boy, mabuting nandun sila sa bahay nang nababantayan ng mami mo. Dad, hindi kami pwedeng magtagal dito. Tatakas kami. Dumaan na yung pangalawang gwardiya. Ang mga bata natin. Ready na, sir. Nasa kabilang barracks. Hinihintay na lang ang signal natin. Okay. Let's go. Thank you.
Sir, walang katao-tao ah. Delikado to, sir. Wag. Kilala ko yan. Sir Robles. Classmate ko sa PMA. Mista! 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 Classmate. Tapos na ang revolusyon! Panalo na tayo! Panalo na tayo! Colonel Bibit, I'm really expecting you. Please sit down. Thank you, sir. Maraming salamat, Billy, at hindi mo ako binigo. Kailangan-kailangan ng Bureau ang iyong serbisyo bilang isang intelligence officer. Malaking tiwala ko sa'yo. Maraming salamat, Commissioner. Makakaasa kayo, gagawin ko lahat ang aking makakaya. Mukhang malalim ang iniisip mo. Bahala ko lang mag-resign sa aking serbisyo sa militar. Mabigat ba yung dahilan? Kahit binigyan nila ako ng promotion, hindi ko pa rin makita ang pagbabago at reforma ang aming pinaglaban. Kanya-kanya, palakasan, at bata-bata system pa rin ang umiiral sa loob ng militar. Maruming politika ang sumisira sa aming propesyon. Kaya ibubuhos ko na lang aking panahon sa trabaho ko sa customs. Sir, very urgent naman yata ang pagpunta ko sa Cebu. Oo. Importante ang lakad mo doon. We have received information that custom pilferage is very rampant in that place. I want you to go there to investigate. Yes, sir. Sir, pakibaba mo yung gamit sa likod. Yes, sir. Tayo, sir. Thank you. Nasaan ang custom officer? Sir, doon ho. Okay, man. Let's go. Mga NBI kami. Ay mga kasama kaming pulis. Kami na magbabantay ng container na yan. Sige, pwede mo nang palisin ang mga bata mo.
Sino nagbigay sa inyo ng authority? Authority? Hindi na mahalaga kung sino nagutos sa amin. Kung ganon, hindi ko kayo papayagan. Ganon, ha? Sige! At nasumabog yung ulo mo. Huwag ka makulit, ha? Kayo ang huwag makulit. O sino naman tong pakialam meron to? Bibit. Sino ka? Colonel Billy Bibit, Bureau of Customs. Walang Colonel sa akin. Attorney Fernandez, NBI. Hindi niyo jurisdiction to. Customs area. Trabaho ng Customs Police. Eh, isa pa palang makulit to eh. Ito ang jurisdiction. Sige, disarmahan sila. Sige na! Sige, lakad! Lakad na! Lakad na! Lakad! Lakad na! Sige! Sir. Sige. Attorney! Sandali! May nakalimutan ho kayo. Ha? Lakad na! May araw ka rin! Tama rin! Akalain ninyo na bahagang bundot nyo sa iisang tao. Nagpanggap ka pang MBI at Tony Fernandez. Dapat pinabayaan kitang mabulok sa kulungan. Bobo! Pero Haji, marami ho sila. Kaya wala kaming nagawa. Marami. Kung sa bagay, nung una pa lamang, wala na akong tiwala sa'yo. Madaldal ka lang! Talagang maliit ang daigdig para sa amin ang bibid na yan. Kailangan mawala sa buhay ko ang buhay na yan. Sir, mabuti na lang nandun kayo. Kung hindi, hindi pala ako makakabawi. Bureau of Customs, good morning. Si Congressman Ano ito? Congressman, what can I do for you, sir? Balita ko eh, nandiyan yung bata ni Bobby Tanyada. Gusto ko sana siya makausap. Sandali lang ho, sir. Gusto raw kayo makausap ni Congressman Anaw. Hello? Good morning, sir. Billy, good morning. Billy, sa Manila pa lamang eh, kilalang kilala ka na. Baka naman sakaling magpasyal ka dito sa opisina. Magkakilala tayo ng personat. Thank you, sir. It's a pleasure to meet you. Hayaan nyo, bago ako lumuha sa Maynila, makikipagkita ako sa inyo. Kung maaari sana, Colonel, ngayon pa lamang kung hindi ka balahan sa iyo, makita na tayo dito ngayon sa opisina. May mahalaga tayong pag-uusapan. Ganun po ba? Okay, sir. Pupunta ko ako dyan. Good! Congressman, si Colonel Bibit to. Colonel Billy Bibit. Sit down, sit down. Salamat at pinagbigyan mo ko. Talagang hinihingi ko mga pagkakataong ito upang makilala ka. Di lamang upang makilala, kundi para mo na rin makilala isang mabuting kaibigan, si Haji Moran. Popular ang pangalan mo, Coronel. Lalo-lalo na sa Iloilo. Marami kang kaibigan.
marami ka rin kahaway. Totoo yun. At hanggang sa ngayon, kahit saan ako naroroon, kaaway ako ng mga sistemang iligal. Haji Moran, hindi na yata bago sa pandinig ko ang pangalang yan. Maaari, Cornel. Pero hindi ko ibig na maging magkaaway tayo. Ang ibig ko, maging magkaibigan tayo. Depende sa sitwasyon. Billy, ang ibig mangyari ni Haji, eh, magkaintindihan kayo. For mutual benefit, ika nga. Alam mo, malaki ang negosyo ni Haji Moran. Kaya ang ibig niya, magkatulungan kayo. Sa paanong paraan, Congressman? Sa paraang kung dumarating ang mga pagkakataong tulad na nangyari sa pier noong nakaraang linggo, sa pamamagitan mo, huwag sanang maulit ito. Kung sa ganyang paraan, Congressman, hindi niyo ako maaasahan. Isipin mo mabuti, Cornel. Hindi mawawala ng halaga ang tulong na gagawin mo para sa akin. No way, Haji. Hindi tayo magkakaintindihan. Sir, kung wala na kayong sasabihin, magpapaalam na ako. Colonel Bibit, kung hindi mo gustong maging kaibigan na katulad ko, sinasabi ko hindi mo rin gugustuhin maging kaaway ko. Haji Moran, gusto ko ng kaibigan. Pero hindi ako natatakot magkaroon ng kaaway. Lalo na kung katulad mo. Future of the children. Yes, sir. We'll finish this right away. For our people, if you need help, just call. We have two battalions here. Yes, sir. That's all, gentlemen. Good luck. Sir, andyan na ho sa loob. Sir. Ista. Sir. 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 Billy. Bro. Red. Men, take your seat. Mga kasama, hindi maikukubli ng huwad na kalayaan ang kahirapan ng bayan. Hindi tayo titigil hanggat di natin nakakamit ang tagumpay. Now we know their weakness and our advantages. We will strike again, at the right time. But first, we must consolidate our forces. Sir, nasa sa atin ang simpatsya at suporta ng mga junior officers. At sila'y naniniwala, kapag tayo nagbulag-bulagan, ay hindi mapapatid ang tanikala ng kahirapan. Pagputok sa Maynila, sasagot kami sa Norte. Pero sa palagay ko, kailangan makakuha natin ang suporta ng mamamayan
Our civilian supporters are working on that aspect. Bagamat karamihan sa kanila ay under harassment, hindi mapipigilan ng dahas ang nasang lumaya at bumangon. Mabuti kung ganun. Our action is inevitable. Kung gusto natin ng pagbabago, kailangan natin maging drastic. Just the same, sikapin natin less ang casualties. Okay, gentlemen, I'm adjourning this conference. Just wait for further instructions. Dismiss. Billy, magpaiwang sandali. May pag-uusapan tayo. Billy, alam kong nagdamdam ka nung una kami nagplano eh. Hindi ka namin nabisuhan. Akala kasi ng grupo, dahil nasa customs ka na, wala ka ng tao. Oo nga, sir eh. Akala ko talagang iniwan niyo na ako. Pero alam niyong nasa sa loob ko. Alam ko. Kaya nga kita pinatawag. Sir, sa Bureau man, ay maraming nakikisa sa layuning ating pinaglalaban. At lahat sila ay handang sumama sa atin. We have anticipated our actions already. Nakapag-ipon na kami ng armas at communication systems na ating kakailanganin. Maraming darating pa. Ngayon palang, Billy, ay nagpapasalamat na sa iyo ang bayan. Ang ating mga gawain at sakripisyo ay maaalala ng mga darating na henerasyon kung sakaling tayo'y mabibigo. Subalit, ang kasaysayan na magsasabi na ang mga kawal Pilipino ay hindi nagpabaya upang sagipin ang bansang ito sa isang mapang-api at mapaniil na pamahalaan na pinaghaharian ng mga taong sakim sa kapangyarihan. Salamat, sir. Pasensya na ho kayo, sir. Routine check-up lang to. Okay. Sir, pwede ho bang bumaba muna kayo dyan? Hindi ako pwede magtagal dito. Dumaan lang ako para magpaalam sa'yo. Ang mga bata. Tulog na sila. Billy, sumuko ka na. Hindi ako pwede sumuko. Bakit? Saka ako na ipaliliwanag sa'yo.
Umuwi muna kayo sa probinsya. Doon sa mga magulang mo. Ba't di ka pa sumama sa amin? Susunod na lang ako doon. Delikado lagay ko rito. Hinahanap ako ng gobyerno. Huwag ka mag-alala. Pansamantala lang to. Magkakasama-sama tayo muli. Ikaw na ang bahala sa kanila. Palipat-lipat ng bahay si Unasan, pati na ang mga membro ng RAM. Si Red Cap, wala na din sa Maynila. Kundi na sila ngayon, sir. Anong instructions? Lumayo ka muna. Magpapasabi na lang sila pag malamig na ang sitwasyon. Pamilya ko, sila daddy, kamusta sila? Okay naman, sir. Walang problema. Sige na, Doming. Malis ka na. Masama ako, tubko. Sir, paano kayo? Ako nang bahala. Sir, ingat kayo, ha? Salamat. Unit 1 to team leader. Unit 1 to team leader. Unit 1, this is team leader. This is Major Barbers. Come in. This is Unit 1. Sir, positive take a bibit. Good. We will move in. Mendez, let's go. Well, as a matter of fact, I was trying to call you. Your secretary said you weren't around, so I figured I might as well call you next day. Colonel Bibit, you're under arrest. Oh. Huh? Nampucha. Natakasan tayo ni Bibit! Dun! Medyo. Calling all units. Black hole the exit. Nakalusot sa atin si Bibit. Thank you.
Maupo kayo. Talagang may isa pusang hayop na bibit na yan. Kung hindi siya natodas nung kudita, hindi siya makakalusot sa atin yan. Ahmed! Haji? Magpunta kayo ni Jamil sa City Jail. Bisitahin niyo ang kapatid natin si Tagudin. Sabihin niyo sa kanya, doon nakakulong si Bibet. Ibigay mo itong pera sa kanya para makakilos siya sa loob. O ito, padala ni Boss sa'yo. Eh, yung pera? Andiyan sa loob ng tinapay. Bibet, may dalaw ka! Kumusta, Doming? Okay naman, sir. Siya nga pala, padala ho ni ma'am at ng mami ninyo. Salamat, ha. Okay. Yung pinalakad ko sa'yo. Ayos, sir. Lahat ng detalye ng plano, pinaalam ko na sa grupo. Kailan ba ako talaga ilalabas ni Boss? Huwag ka mag-alala. Kaya-kaya ni Haji ilabas ka dito kahit na nung oras. Kaya lang, meron siyang ibig na gawin mo rito sa loob bago ka lumabas. Ano yun? Sige na, Domeng. Malis ka na. Mag-ingat ka. Sir, huwag mo akong problemahin. Civilian ako. Hindi nila ako mahalata. Sige, sir. Si Billy Bibit, ang taong pumatay kay Mukhtar. Sir, sandali lang, sandali lang. Come on.
Dala. Sabi yun eh! Diba? Man, let's move in. Let's go. Nasaan ka ba? Susi! Ito! Just right on time. Any casualty? Wala, sir. Siyap na yung wala masaktan. Kahit sa mga gwardiya. Ewan ko lang din sa kabila. Good, sir. Baka sakali. Thank you. Let's go. Phantom 1, this is Phantom 2. Phantom 2, this is Phantom 1. Come in. Everything is well and done. I repeat, everything is well and done. Over. Get out of the place now. Make it faster. Go. Let's go, move. Mga brad, alis na kami. Maraming salamat sa inyo. Walang susunod para walang masaktan. Understand? Men, move out! Move! Move! Go! 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 Let's go!
Narito po isang malagang flash report, mga kaibigan. Nakatakas o kanilang madaling araw si Colonel Billy Bibit mula sa kanyang pitan sa Manila City Jail. Si Bibit na isang kasapi ng RUM, ang kilosal ng mga sundalo rebelde, ay inakusalang pamalan ng mga kasong rebelyon at illegal possession of firearms. Ayon sa ulat, tinatayang may 35 sundalo rebelde na pawang mga naka-full battle gear na nagsagawa ng rescue operation. Hininalang ang mga ito ay kasapi ng grupong rebelde ng SPYOU, Soldiers of the Filipino People, Young Officers Union. Antabayaran po ang follow-up report sa balitang yan. Ito po, si Rene Santa Cruz, para sa DZXL, ang radyo natin. Odet, iha! Ma! Mabuti na lang nandito kayo. Narinig namin sa radyo ang nangyari. Tena, sa loob tayo mag-usap. Hello? Ma'am, si Doming po. Oh, Doming, bakit? Si Sir Billy. Nasaan siya? Extra po makausap si Ma'am Budet. Sige, kaya mo sasabihin ko. Opo. Doming? Doming? Pare, sino nga? Hindi mo ba alam? Masama sa bagay ang sigarilyo. Ah, ganun ba? Baga ako naman to eh. Akin na yan! Saan ang tatago si Bibit? Saan? Hindi ko alam. Hindi ko alam sabi. Hindi mo alam ha? Saan ang tatago si Bibit? Saan? Hindi ko alam. Hindi ko alam sabi. Hindi mo alam? Amit! Hindi pa ba kumakanta yan? Hoy, Kutong Lupa. Huwag kang masyadong matapang. Ituro mo na kung saan nagtatago ang amo mo. Kung hindi, baka mauna ka pa sa kanya. Ang kulit mo naman eh. Siguro, may diferensya tayong amo. Matigil ka ba? Bigay pala ako ah. Tingnan natin tigas mo. Huwag! 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 Magsasalita na ako! Magsasalita na ako! Nandun sila sa lumang dam! Huwag! 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 Bata, ilak mo ang gate. Thank you.
Siya nga pala, Kapitan. Salamat sa pagkakaligtas sa akin sa City Jail. Wala nga naman yun, sir. Alam ko naman eh, kahit sa amin man mangyari yun, ganun din gagawin nyo. Tayo. Men, we have a homework. You know what to do. Yes, sir. Sir, darating yung chopper na susundo sa inyo. At exactly 0-1300 hours. Men, set your time. Okay, men. Let's do this quickly. Now move. Move! Let's move. Sir. Move! Iwan kayo! Huwag niyong pababayaan, baka lusot si Colonel Bibet! Tayo na! Let's go! Hurry up!
Move! Kailangan umalis ulit ako. Hindi ko na ata kaya to, Billy. Kung maaari lang, namatay na sana ako sa pag-aalala sa'yo. Sa mga panganib na hinaharap mo. Kailangan kayanin mo. Hindi lang para sa atin, kundi para sa ating mga anak. At para na rin sa mga taong umaasa na maging tunay na malaya ang bayang ito.
have to go. Dad? Sir. After his escape, Colonel Billy Bibit goes back to the folds of his comrades in Ram. To achieve national unity, the government extended its arm for peace. And with the present administration's sincerity, the Ram sees the break of a new dawn for a true peace and national reconciliation.